Narito tayo ngayon sa St. Michael Church dito sa Ghent. So isa to sa pinakamatandang church dito sa Ghent. So tingnan natin kung makakapasok tayo kasi napakaganda niya. Kahit sa labas maganda siya. Sinasabi nila na itong simbahan daw na to ay narito na noon pang 1105. Dalawang beses daw itong nasunog at noong 12th century ginawa ulit ito at actually style siya, no? Gothic, syempre 11th century. Gothic style siya talaga. So, kung makikita ninyo, exterior niya, Gothic. Pero yung loob niya, makikita niyo, meron na siyang touch of Renaissance, no? Na, meron na siyang Baroque style. But then, 12th century, binago siya, reconstruct siya, at yung ginamit dito sa labas, mapapansin niyo, is sandstone. Mula pa daw yun sa Brussels. At meron din materials na tinatawag na Lydian stone. So, mapapansin nyo, ibang-iba talaga, no? May pagkadilaw yung kanyang, yung may pagkadilaw na medyo dark, mapapansin nyo talaga na from 12th century pa talaga siya kasi medyo maitim na yung bato, no? So, kasi yan yung effect ng ano, yan yung effect ng Gothic, yung medieval age, medyo maitim-itim yung bato. Hindi lang yung labas nito ang maganda, mga kalakwats. Maganda din yung loob nito. Meron na itong tinatawag na neo-gothic style pagdating sa loob. Mula doon sa mga kagamitan, sa altar, sa mga paintings na nandun sa loob ng simbahan. Sobrang ganda. So, lahat ng mga nakaka-appreciate ng art, lalo na yung mga woodcraft, no? Marami doon, napakaganda. So, abang-abang lang tayo kasi papasok tayo sa loob. We'll be right back.
masayang paglalakbay, mga kalakwatsya. Narito ngayon tayo sa St. Michael Bridge dito sa Ghent. So, ito yung isa sa mga sikat na lugar dito sa Ghent kasi ito yung lugar kung saan makikita mo yung mga sikat na buildings dito, yung mga medieval buildings. Makikita mo dito ng maganda, in good spot daw. So, lahat ang mga pumupunta dito, mga tourist, dumadaan dito kasi doon sila nakakakuha ng magandang image, magandang view doon sa mga medieval buildings na halos dikit-dikit lang dito. So, tignan natin tong effect ng, tignan natin yung effect nitong tinatawag nilang St. Michael Bridge. Kalakwatsya, matatanaw natin yung mga iba't ibang medieval buildings dito sa gitna ng Ghent, yung mga sikat na medieval medieval buildings. So pag sinabi natin medieval, of course it is yung early 15th century pa na mga buildings bago mag-renaissance, diba? So mula dito talagang sobrang ganda nitong bridge na to na nilagay nila sa pagitan ng mga sikat na buildings dito sa Ghent. Mapapansin natin mga kalakwatsya, itong bridge na to ay gawa sa cobbled stone, no? So gawa siya sa cobbled stone. Pili lang yung mga dumadaang sasakyan dito, so hindi din siya daanan ng sasakyan. At the same time, ang pinakamagandang makikita natin dito is yung magandang view ng mga sikat na attraction dito sa Bellevue. So, hindi ko muna i-spoil yung mga lugar na yan kasi isa-isay na naman natin puntahan yan. So, from there, matatanong mo dyan yung magandang view. Ayan yung mga medieval buildings. Dito sa Bells. Dito sa Ghent. So, kung may natatandaan kayo dyan sa mga ilaw na yan, doon sa Manila, samahan natin Manila. Eh, mapapansin mo, parang ano din siya, bridge sa Paris. Of course, kasi nung panahon din naman na nabuo yung city of Paris, buo na rin naman yung Ghent. Kaya no wonder, kung ilang mga establishment dito at saka ilang mga lugar dito, halos
halos replica nila. Kasi dikit lang naman to ng St. Michael. And of course, from here is the beautiful sight of medieval buildings here in Belgium, Ghent. Hanggang sa muli mga kalakbatsa, lagi natin tatandaan sa bawat paglalakbay, hindi lamang para na sana ang ating makakamtan, pati na rin karunungan. So hanggang sa muli, bye-bye!